Magandang araw po. Ngayong araw po, meron po tayo ulit ibabahagi tanggap natin na pagawain. Ito po ay Samsung Smart TV 40 inches. Bali, ang problema niya po, kapag inaandar mo siya, naksak mo, yan, alabas lang yung air channel niya. Ganyan lang po siya. So, ito po yung kanyang original na remote. BN59-0130-3A. So, bali, pagka nag-operate ka, nakastock lang siya sa aerial eh. Input. I-input natin. Hindi po gumagana. Pero yung remote, pag tinutok natin sa IR, okay yan. Walang problema ang remote. So, ang gumagana lang sa kanya, itong volume button. Ayan o. Malabas yung display niya. Pero the rest ng pindutan, wala na pong function. Aside sa volume. Lahat po ang keys nito maayos. Testingin natin. Ayan. Ah, yung ano nga pala, yung channel, okay. Ayan. Ganyan ng 7, pero hindi mo siya ma-enter, hanggang dun lang siya. So, pipindutin mo tong source button. Ayan po ah. Kikita po ba natin yung power indicator niya? Ayan, pinipindot mo yung source button. Nagko-command naman pero walang command dun sa CPU para baguhin yung screen. So, bali, stuck lang siya sa ganitong problema. Hindi na siya ma-operate ng customer. Maliban sa volume button. Susubukan po natin itong pagganahin sa service remote ng Samsung. Ito po yun. Actually, bagong biligwa lang to sa AliExpress. So, ito ang kanyang part number. AA81-002-43B. Subukan na natin paanda rin sa pagpalabas ng factory setting niya. Ngayon, alam na natin na faulty yung processor niya. Itong unit, nagkaroon naman ng panibagong issue. After ko siya paanda rin ng matagal, yung indicator niya is naka-standby na lang. Pero, yung screen, buhay. Pinipindot mo, ganyan lang siya. Try natin pasukin yung service mode dito sa factory remote. Yung mute. Since naka-standby power siya, subukan natin yung mute. 182 power on, ayaw. Bukan natin yung info tsaka factory, ayaw din. So may problema talaga siya. Nawala yung backlight. So wala tayong pang software nito, kaya ang mangyayari dito, meron tayong pantest na mainboard na galing sa 55 inches. Ayan siya. Ito yung model number UA55K6300A. Tingnan natin kung ano nangyari sa mainboard niya.
Gamit tayo pang freak dito. Sundutin mo lang yung butas dito. Ayan. Tuloy-tuloy nyo na matatanggal yan. Ito yung main board na faulty. Check tayo ng presence ng voltahe. Dito sa BIOS. Tingnan natin kung buhay siya. Ayan, mayroon siyang 3 volts. Itong second pin meron din 3 volts. Guys, yung available natin na ipapalit na mainboard, may konting pagkakaiba rin sa staff kasi ito 12 wires siya. Ayan, bing dalawa siya, while yung stock sampu lang. So susubukan na lang natin siyang i-analyze, baka may konting similarity, konting adjustment lang. Kasi na-analyze ko, parehas lang halos sila, meron lang kailangan i-adjust din sa wire kasi no connection. So yung sobra, no connection naman pala yung isa, tapos sobra lang sa ground tong isa. So ito yung terminal ng board ng pang 55 natin. Medyo malaki siya compare sa stock na 40 kasi sobra nga siya ng dalawang pin. So magdi-disable na lang tayo ng line. At saka bali ang mangyayari, ganito na, na yung inanalyze ko, hindi na natin i-include yung sa taas kasi NC naman siya. Pinutol ko na lang ito para pumasok. Hindi na tayo ano, hindi na natin sasama yung sobrang dalawa dun sa taas, ibababa na lang natin. Wala na tayong binago rito sa wiring, fit naman pala siya. So disable na yung taas, ayan, kita nyo sobrang dalawa, dito na tayo sa baba magtutusok. Ayan. Tapos lipat natin tong flex nya. Para tayo ng pan sa pin. Natin. Temporary lang na ano, te-testingin lang natin yung board. Bali yung stock niya nasa ilalim. So, itong unit asin din na ba? Asin din na. Ayan. Isilipin natin kung anong nangyari. Kung pwede ba yung board na pinang-convert natin. Yun, pwede nga. May nakikita akong display. Baliktad siya. So, mangyari, ito, papasukin natin ulit yung service mode niya. Palisin na muna natin yung lumang board na sira. Ito natin yung speaker. Tapos di maganda yung pagkakatanggal dito, sinira niya yung clip. Kaya to
Tape na lang siguro natin to. Tignan natin ang tape. Pansamantala lang para hindi gumalaw. Ito yung wifi module. Bitap natin mamaya ito. Testing lang muna natin. Testing natin pansamantala. Nilit. Ayan. Nakita na natin, working na siya. Meron tayong code ko rito. Subukan natin itong paanda rin sa pagpalabas ng ano, factory setting. So, umpisa natin to, info plus factory. Info factory. Ayaw. Ayun, lumabas. AA81-00243B. Ayan, lumabas na. So, anong next step natin? Pasukin natin tong si option. Pasukin natin si MRT option. Ayan. MRT option. Ayan. Daming adjustment ha. Asan kaya ang kanyang mirror? Turn off natin yung HP flip. Wala nagbago. Hindi natin patayin. Baka nagbago na pag pinatay. Sindihan natin. Kaligtad pa rin. Ah, okay na. Switch natin yung kanyang source HDMI. Kaya siya guys, hindi na siya baliktad. So may head writer ako, so we really meet on a regular basis and we talk about yung ano yung relevant, ano yung in ngayon. Pero paano yung TikTok? Masayawan na siya sa paano nyo kinatranslate yung dapat ang business life na yung TikTok? Ganon din. Sana sa TikTok ay may advice in 1 minute. Ito yan ang challenge. Kasi sa YouTube, you can go for. Ito na ngayon yung lumang board niya na faulty. Ito na yung 55-inch na main board ng Samsung na umubra dyan sa pinalit natin. So, pwede na natin sigurong isara to. Pwede na natin siyang isara. Matakpan.
seeing.